There's no point na makipag-usap sila. Doon na lang kami magkita sa korte. Ubus na ang pasensya ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa may-ari ng dinarayong pasyalan na Igorot Stone Kingdom. Ito ay dahil sa patuloy na ginagawang pagpapatayo ng mga istruktura sa lugar sa kabila ng ilang serye ng pakikipagdialogo at issuance ng cease and desist order mula sa City Buildings and Architecture Office o CBAO. Ayon kay Mayor Magalong, malaki ang pakinabang ng lokal na pamahalaan sa turismo pero hindi ito nangangahulugan na dapat makompromiso ang kaligtasan ng mga bumibisita sa pasyalan. Inunawa at nagbigay rin ng konsiderasyon ang Baguio LGU para sa processing ng mga kinakailangang requirements ng management ng Stone Kingdom, ngunit binaliwala umano ito ng pamunuan ng naturang pasyalan. We were very considerate, we were there willing to help them. Basta i-process lang nila yung kanilang mga papeles. Pero anong nangyari? Wala eh. Wala yung word of honor. They violated everything, yung kanilang commitment. They violated, biglang nagtayuan ng mga structures. Walang building permit, wala silang pakialam. Gross violation. Talagang gross violation. And they're not after safety, they're after profit. Apat na kasong kriminal ang inihaina ng CBAO sa pangunguna ni Architect Johnny Degay laban sa may-ari ng Igorot Stone Kingdom na sina Pio at Haji Velasco. Una nang sinabi ng CBAO na nabigyan na ng notice of violation ang pamunuan ng pasyalan noong May 31, 2022 dahil sa kawalan nito ng business permit. June 17 naman ang naglabas ng cease and desist order dahil sa kanilang violation sa National Building Code of the Philippines. Nitong nakaraang Martes, ipinasara ni Mayor Magalong ang pamosong pasyalan. Patuloy na sinusubukan ng news team na makuha ang panig ng may-ari ng Igorot Stone Kingdom kaugnay ng mga kaso ngunit wala pa rin inilalabas na pahayag ang kanilang pamunuan ukol dito. Tiniyak naman ng Baguio LGU na bukod sa Igorot Stone Kingdom, patuloy din ang ginagawang inspeksyon ng Permits and Licensing Division sa lahat ng mga business establishment sa lungsod. Ito ay upang masiguro na sumusunod sa mga panuntunan ng lokal na pamahalaan ang mga negosyante, maging ang mga may-ari ng establishmento sa Baguio City. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.